was aside from us. So what up na naman everybody! So mga boss, today mag-unboxing tayo na itong nabili natin sa Shopee, no? Ilalagay natin yung link sa description natin, no? Check nyo na lang yung link. Bali, 173 pesos ko siya nakuha each. Dalawa kasing kinuha ko para meron ekstrang isa. Bali, okay naman siya. Quick charge naman siya. Pero hindi siya tulad nung sa Poco X3 natin na charger na umaabot ng 45 minutes full charge. Ito, medyo quick charge lang. So, pag binili niyo siya mga boss, meron na siyang kasama nitong wire, no? Hindi niyo na kailangan hinangin. Kasi pag hinihinang, minsan nasusunog yung part ng bakal dun sa mismong USB charger. So, ito, sasalpak niyo na lang to, no? Mabilisan lang. Bali, para sa akin mga boss, okay naman yung quality niya. Good quality. Hindi siya basta-basta na cheap quality. Ayan. Dito niyo isasalpak yan, no? Meron siyang positive and negative. Ilalagay niyo lang. Ayan. Bali, ilalagay niyo yung positive muna. Then negative. Once na mag-lock siya, siguradong hindi na siya matatanggal. Meron siyang lock kasi nagla-lock. Kaya matibay siya, okay na okay. Kung makikita na siya, nilalock na natin. Tapos yung mismong case ng USB charger, bali ano siya, transparent. Nakikita mo yung loob niya, no? Yun ang maganda pag hindi mo kailangan hinangin, eh. Hindi mo masusunog yung mismong USB charger. Tapos meron na rin siyang built-in na fuse para in case na may mangyaring masama, eh ito yung puputok. Bali yan, pag binuksan natin, meron siyang both spring magkabilaan. So yung fuse niya natatanggal yan. Pag nasira man, pwede nyo agad palitan, no? Bali yung fuse niya, 10 amperes yung gamit niya. Bali pag ikakabit nyo, i-screw nyo lang ulit, ipasok nyo lang yan. Maglalak na mismo yan, no? Kaya yun yung maganda pag meron siyang built-in. Hindi mo na kailangan maglagay. So, meron din siyang rubber cover, no? Tingin ko sa rubber cover, not sure kung tatagal to. Parang pakiramdam ko hindi. Pero tingnan natin, kasi kakabili ko lang, eh. Follow up na lang natin, no? So ito yung nakikita nyo, no? Nakikita nyo yung voltage na pumapasok at saka yung ampere na pumapasok. Yung usually na pumapasok na pinakamabilis, 2.35 ampere. Ayan, no, mga boss, bali makikita nyo, quick charge naman siya, no? Pero hindi siya tulad ng original charger na natin sa Poco X3 na talagang rapid fast charge. Mga boss, bali makikita nyo, transparent yung mismong body niya. Kita yung loob. Disadvantage lang nito, mga boss, pag in-install nyo, kailangan yung butasan yung motor nyo, no? Ano sa inyo yan? Meron naman nabibiling mga USB charger na nilalagay lang sa side mirror. Yung mga Moto Wolf, mga etc., mga ganun-ganun. Tingin na lang kayo sa Shopee ng mga iba't ibang USB charger. Baklas time. Install tayo, mga boss, ng USB charger. Eto mga boss, install natin to. Syempre una, babaklasin natin dito. Dito kita ba yan, mga boss? Kita nyo ba? Ingatan nyo yung mga screw kasi baka mawala. Hahanap kayo ng pamalit. Tapos dito sa baba, eto, ayan. Ayan na. Puro Philips lang yan, mga boss. Philips lahat lang kailangan. Ah, dito. So, kailangan rin pala tanggalin to, mga boss, yung harapan. Kasi may screw pa yan dito sa... May screw pa yan dito sa baba. May screw dyan, so... Tanggal rin natin to. Ito star shape to, yung screw dito. Ayan o, star shape. Ayan. Hatak lang pababa. Pababa, pa ganun. Dito may tornillo, di ko alam na mayroon na screwdriver. Ayan. Saka mo gamitan ito. Angat mo lang to. Pag naangat na, pati di sa kanto, gamitan mo na ito. Mas makamabilis yung trabaho niyo. Pag may ganito, daan nyo lang sa dulo. Ayan o, medyo nakaangat na.
daan mo lang pa ganun para tuloy ang umangat. Itong screw. Iwasan niyo yan, mahulog dyan sa loob. Kasi pag nahulog yan sa loob, hanapin niyo pa. Pare-pares ang mga tornilyo yan, yung sa kabilang side. So okay lang, maski mahalagay niyo yan kung saan saan. So pangtanggal na ito mga boss. Medyo tricky. Saktoyin niyo na lang pag baklas. Eh, na sumasabit kasi to. Aray ko po. Medyo ibabaan nyo na lang siya. So, tsaka nyo i-ganon. So, bilang side. Yan. So, pasok na natin. Pasok na natin dito yung wire. Yan, magiging ganyan itsura niya. Pagpasok mo. Ayan. Tapos saka natin isara dito sa dulo. Future. Na-na-na-na-na. Isara. Ulan? Wala ko na ulan eh. Yan. Tapos ito yung negative. Dito natin ilalagay. So dito mga boss, yung negative dito natin ilagay sa may handlebar, yung bakal na part na may screw. Kaya lang mga boss, may problema dito eh. Pagka nasagad mo siya, lumuluwang. So hindi masyado stable siguro. Siguro pag in-screw nyo to, pag kayo nag-screw, huwag nyo masyadong didiinan para hindi mag-loose thread, no? Yung kinakapitan yan mga boss, plastic part lang, yung mismong shell case ng housing nyo. Kaya bandang huli mga boss, eh nilipat ko rin to, no? Mamaya sa huli tingnan nyo kung saan ko nilipat yung wire na negative wire. So dito naman mga boss, puputuloy natin yung sa may positive yung dulo. Aalisin lang natin yung bakal kasi ipapasok natin to dun sa may ignition. Dun tayo kukuha ng voltage para tuwing ini-start mo yung makina, dun lang nagkakaroon ng power yung USB charger natin. So ito yung mga boss, dito nyo i-tuduktong yung wire na to. Isisingit nyo lang. Makikita nyo siya agad mga boss kasi black wire siya na may parang plastic na transparent. Pero pag mga lumaluma na yung plastic, nagiging medyo color brown siya. So isa lang naman siya, kaya doon nyo siya ipapasok. Bali babaklasin nyo lang yung dalawang bakal, hilain nyo lang. Tapos ipapasok nyo dun yung red wire. Tapos iipit nyo lang, ibabalik nyo uli yung dalawang bakal para mag-contact. Hindi ganong kita sa video mga boss, pasensya na. Pero mamaya i-zoom natin ng konti. Ayan o. Ito yung mga boss o, yung plastic na yan. Ayan, dyan yung isasalpak yung positive wire. Tapos yan mga boss, nilipat ko yung wire. Hindi ko dito nilagay. Dapat dito natin lalagay yung negative. Pero ang ginawa natin, sa iba natin nilagay. Ayan, bali mga boss, yung wire niya, medyo nilagyan ko ng electrical tape para medyo hindi agad masira. Protection lang para hindi agad masira. Tapos, eto na yung negative. Papunta dito yung negative. Diyan ako nilipat mga boss. Ayan o. Yan ako nakikita niya yan. Diyan ako nilipat yung negative. Kasi mas stable siya. Kasi talagang madiin yung pagkakascrew niya. Yung wire, pinadaan ko dun o sa may bakal. Ayan o, dyan sa ilalim. Para hindi masyado. Kasi dyan yung manabela gumagalaway. Padaanin nyo na lang dyan. Ayan. Tapos paakyat. Papunta sa ignition na talaga. Ayan o yung wire na yan. Dyan yung ignition. So ito na mga boss, testing na natin kung gagana ba. Yun, gumana, umiilaw. Bali yung cover nito mga boss, transparent eh, o kaya nakikita nyo agad. Makikita nyo yung voltage niya. Sa mga motor na walang indicator ng voltage kung malulobat na, maganda to sa inyo kasi may voltage na nakikita. Ayan, try na natin mga boss kung mag-charge. Ayun, nag-charge. Ayos siya, ayos na ayos.
isa pang try ulit natin. Ayun, quick charge. So, quick charge siya mga boss. Maximum of 3 ampere ata to, pero 2.35 ampere yung lumalabas sa akin eh. So, quick charge naman siya. Siguro mga 1 hour plus bago ma-full charge. Kasi pag yung gamit natin original charger na Poco X3, usually nasa 45 minutes. So, ito, baka mga 1 hour. Ayan mga boss, quick charge naman. Kaya sure kayo dito. So, ayun na nga mga boss. Maraming salamat kung umabot kayo dito. Sana may natutunan kayo sa munting video natin na walang kakwenta-kwenta na naman natin na ginawa. Pero maraming salamat sa inyo sa mga nakasubaybay ng mga nanood ng video, no? Mga DIY natin, syempre, sinishare rin natin. So, nanood lang kayo. Subscribe naman mga boss. Comment kayo kung may tanong kayo. Sasagutin natin yan. So, yun lang. Maraming salamat. At saka nga pala mga boss, auto shoutout sa mga nag-comment sa lahat ng video natin. What up?